Hallelujah, glory to God. Amen. Hallelujah. Magandang tanghali sa lahat dito at sa labas sa ating mensahero si Pastor Isaiah Sungkuan at si Sister Rosita. Rosita at ang kanyang pamilya, ang ating pamilya, lahat ng nakikinig, dalangin natin mapagpala ang lahat. Amen. Hallelujah. Tayo naglilingkod sa Diyos bilang Kristiyano. Ano ba ang Kristiyano? Ang Kristiyano ay ang tagasunod ng Panginoong Hesukristo na naniniwala tayo sa mga salita niya. Hallelujah. Ito'y malalaman natin kung sino ang talagang totohanan na dapat paglingkuran ng tao. Amen. Hallelujah. Sabi dito sa 1 Corinthians 8:4, there is no God but one. Malinaw na malinaw. Kung babasahin natin sa 4, kasi dito yung sa mga offering ng pagkain, mga matatandang ano natin, matatandang kaugalian natin. Therefore, as to the eating of food offered to idols, kasi yung mga pagan noon, naglagay sila ng rebulto, estatwa, o opera nila ng mga pagkain, kala nila totoo. We know that an idol has no real existence. Ang idol, ang sumasanib dyan, ay ang demonyo, si Satanas, mga evil spirit dyan. Pag may rebulto ka, kahit rebulto ni Kristo, pinagbabawal dito sa Exodus 20, kahit na rebulto ng Diyos, huwag kang gagawa sa bahay mo. Kahit anghel, huwag kang gagawa. Kaya sa tigas ng ulo, naniniwala tayo sa mga kaugalian, may black Nazarene, may white Nazarene. Ayan, dumadating mga lindol, galit ang Diyos. Lindol, tsunami, kung ano-anong mga kalamidad na dumadating. Kasi ignorante ang tao. Sabi ng Diyos, my people are being perished and destroyed for lack of knowledge. Nawawasak, nawamatay ang mga tao dahil sa ignorante. Kung ano'y tinuro nung mali, nung unang panahon, sinusunod pa rin nila yung mali. Eh, ibinigay ko na salita ko kay Moses. Nang dumating ang Panginoong Jesus, ibinigay na rin ang salita ng Panginoong Jesus. He is the living word of God. Mismo ang salita na ng Diyos ang bumaba at nagkatawang tao. 1 John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Yan si Kristo. The Word was with God, kaya they are one. And the Word was God. Kaya naniniwala pa rin tayo dito sa mga idols na ang alam natin dito, hindi Diyos yan. Sinasabi dito, there is no God but one. Amen. Hallelujah. This na, sabi dito, therefore, as to the eating of food, tinimo ito yung mga ino-offer to idols. We know that an idol has no real existence. Amen. And that there is no God but one. God the Father who created all things. Babasahin natin lahat dito sa 1 Corinthians 8:6. Yet for us there is one God, the Father. Tandaan natin, there is one God, the Father. From whom are all things and for whom we exist. Ang kasunod, ito, si Kristo na. And one Lord. Kasi sila, iisa, siya, salita ng Diyos. And one Lord, Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist. Ang linaw-linaw. Magtatayo ka pa ng idol kahit sinabi nga dito sa Exodus 20, 1-4, 1-5. Huwag kang gagawa kahit yun nasa langit. Sino nasa langit? Ang nasa langit, ang Diyos, ang mga ligtas, sina Moses, yung mga naligtas na namatay, nando si Maria na, sinasamba sa rebulto dito. Ligtas niya si Maria, lahat ng disipulo, lahat na sumunod kay Kristo, ligtas, nandun. Pero ang sabi, huwag mo silang sasambahin. Amen. Ang sasambahin lang natin ay ang Ama, ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Anak. So, one Lord Jesus Christ through whom are all things and through whom we exist. Kaya sinasabi dito, kung mananalangin ka, huwag yung God, God, God. Oh, Father, God, God, God. Father, God, thank you, Lord. Tapos na ang panalangin niya. No, hindi nakarating sa langit ang panalangin mo, hindi narinig ng Diyos. Ang kinakailangan dito, sabi niya, sabi ng Panginoong Jesus, you cannot come to the Father except through me. You cannot do anything apart from me.
Kaya pag manalangin ka sa Ama, O Father, in the name of Jesus, ang linaw-linaw mga kapatid, wala ditong nabuhay na tao na pwedeng mamagitan sa atin sa Diyos at sa kapwa. Walang mamamagitan. Hindi si Manalo, hindi si Matalo, hindi si kung sino-sinong mga nagpipreach ng gospel, mga dakilang lingkod daw ng Diyos. Hindi. Sila, kung ligtas, nasa Panginoon Diyos. Pero ang mamamagitan lang sa atin, ang Panginoong Jesus sa Ama. Amen? Amen. Hallelujah. Romans 11:36. For from Him and through Him are all things. Ito ang Diyos. Bakit sinabing from Him and through Him? Kasi they are one. From Him sa Father through Jesus Christ the Son. Hallelujah. Praise the Lord. To Him be the glory forever. Sabi dito, hindi i-glorify si Moses, huwag mong glorifyin si Maria, huwag mong glorifyin ang sino man tao na inilalang dito sa balat ng lupa. Kay Noah, kay sino pa siya, huwag kang mag-glorify. Pag nag-glorify ka sa Diyos Ama, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Malinaw na malinaw. Kaya dapat may mga Bible study rin tayo para malaman kung ano ba itong pinakikinggan natin. Kasi ito, inihahanda ang tao para sa mensahero. Ang mensahero ang magbibigay ng message pagdating sa palpito. Kaya ihanda mo. Eh kung yung tao, hindi alam naman kung sino si Kristo, hindi alam kung sino yung Ama. Pag nag-preach na ang mensahero, nakatanga na lang yun. Kaya sabi niya, ano ba nagsasabi nito? Walang alam. Kasi sabi ng may people are being, lahat tayo tao ng Diyos, lahat ng nandito sa mundo, may people are being perished and destroyed for lack of knowledge. Halimbawa, ang pastor may doctorate degree, di sasabihin na naman ng mga tao, naku, matindi yan. Malaman ang sasabihin niya, malaman. Anong malaman? Eh kung ano-ano lang pinagsasabi ng pinaiikot-ikot lang ang tao. Kaya sabi, ang kataliluhan ng tao ay kamangmangan lang sa Diyos. Ang kinakalas, ang itaas mo, sabi dito, si Kristo lang ang itaas mo. Amen. And I will draw all men unto me. Pag itinaas mo ang kapwa mo, si Mary, si Disipulo, si Moses, si Noah, lahat na, baba, si Abraham, lahat itinaas mo, hindi ka kayang ang ilapit sa Diyos niyan. Ang maglalapit lang sa atin sa Diyos, we have one intercessor to God. From God to men, yan ang Panginoong Hesukristo. They are one. Basahin natin ulit. John 10:30, sabi ng Panginoong Jesus, the Father and I are one.